nga, dumating na yung ating lens na ipapalit natin sa ating SD cam. Actually, itong lens na to, pang GoPro. So, replacement ng GoPro. Canmu 150 degree wide angle lens for GoPro Hero 3 for black silver action camera. So, nabili ko siya sa Lazada na 500 for so, titingnan natin kung yan, nakabubble wrap pa. So, ito siya. Yan. For GoPro. Alright. So, napanood ko lang din sa ano, sa YouTube na pwedeng palitan yung lens ng SD cam. SD 400 here. SD 4000 here. Alright, so ito siya. Ayan. So ingatan nyo lang yung likod kasi pag nalagyan ng alikabok yan, makikita yan sa camera. Okay. Silin natin. So ito yung ating SD cam. SD 4000 air action camera. Actually okay naman yung kuha niya pero susubukan lang natin na mapalitan ng pang GoPro. So subukan natin. Okay. So, siyempre tanggalin muna natin yan, no? Yung battery. Alright, so madali lang naman to. Yan, tatanggalin natin yung cover na to. Itong sa harap. Sungkitin lang natin ang cutter. So ingat lang, baka maanin yung kamay. Yan. Nakikita nyo, yan. Yan. Tumutunog-tunog pa. Yan. Ingat lang kasi matalas ang cutter. Tapos yung mga clip niya, medyo, alam mo yun, baka maputol. So, dahan-dahan lang. Alright. So, yan yung loob natin. Bali, ito na yung loob ng SD cam. So, tatanggalin natin yung mga tornilyo na nakalagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Alright. Okay, so ayan, mahaba naman yung ano niya, yung wire. So ano na lang natin, hindi natin tatanggalin. Usually kasi tinatanggal to, ito yung pinaka main power switch niya. So usually yan tinatanggal para madikit siya. Huwag na natin tanggalin, mahaba naman. Right. So, mga tropa peeps, ito yung papalitan natin, itong lens na to. So, mapapansin nyo, mayroong ano yun dito eh. Mayroong pandikit dyan, glue stick. So, yan ang kukutkutin nyo, tatanggalin nyo, daan-daan, ingat lang. Kasi baka kung anong matamaan. So, gamit tayo ng mga pangkutkot, paikot. Yan, paikot. Ito, mas maganda-ganda to. Dito lang siya may pandikit. Isang side lang. So, let's try.
tanggal na nga siya, mga Ripa calls, Ripa peeps. So, iikutin lang natin to. Ikutin lang natin daan-daan. Okay. Pag malapit na siya matanggal, counterclockwise lang, pataob nyo na siya. Bakit natin patataob? Kasi para hindi malagyan ng alikabok yung lens, yung pinaka meron niya dun sa loob. Okay? Ayan, tanggal na siya. So, papalitan na natin itong pang GoPro. Alright. Ayan. So, bali may kasama siyang case. So, hindi natin kailangan ito kasi may case na ito. So ayan, ilalagay na natin ng nakataob pa rin camera para maiwasan na malagyan ng alikabok yung lens. Okay. Pag malapit na siya, lagay niyo na ng baterya. Okay, para ma-test natin. I-adjust lang yun. Parang yung focus niya, i-adjust natin. Object para makita natin yung focus niya. Kailangan lilinaw siya habang iniikot niyo siya. Makita niyo siyang lilinaw. Okay. Yan na, malapit na siya. Yan na, konti na lang. Yan. Ayan mga paps, oh. Linaw, oh. Wow. Alright. Okay. So patayin muna natin para malagyan natin ng glue stick. Okay. Lalagyan natin ng glue stick yung kanyang thread. Alright? Naikabit na natin yung lens. Nalagyan na lang natin ng glue stick. So babalik natin yung cover. Yan. Marinig kayo yung click para dun sa clip nya. So that's it. So advisable lang itong pagpalit ng lens kapag yung lens mo ay malabo na. Pero yung video quality nya magdidepende pa rin siya dun sa ng camera mo talaga. So kung malabo na yung lens mo, puro gasgas na, ganun lang gagawin natin. So sa ngayon, ito na, tetestingin na natin. At hopefully, mamaya, maganda yung kanyang outcome. Okay. So yun na nga mga Ripa po, Ripa calls. So kikita natin yung video quality niya. Medyo okay naman. Okay naman siya. Yan. Oh. Malinaw siya. So yung wide angle niya, yun ang habol natin. Yung wide angle niya is 150. So yun lang mga paps. So mamaya review natin yung kanyang
kanyang video quality pag tumatakbo na. Palit tayo ng lens for SJ cam natin. Para sa ating SJ cam na GoPro focus niya, hindi natin gaanong naset. So kahapon, nirecheck natin. Nirecheck natin kahapon yung ating focus ng lens. Kasi hindi ganong nakafocus yung lens. At the same time, yung ating pong mic ulit. Bali, nirelocate natin yung ating mic. That's why kahapon na hindi ganun naririnig yung boses. Okay, tapos nilagyan pa natin ng gloves. Surgical gloves. Para ma-eliminate yung wind noise. Okay. So kahapon na bawas naman yung noise na. Yun nga lang medyo mahina yung audio sounds niya, yung audio volume niya. Okay, kaya nilipat natin paharap naman. Kahapon kasi medyo nakatalikod. So ngayon, kagabi, inayos ko, ginawa ko paharap naman na medyo malapit sa bunganga. Okay. And then, yun nga yung ating ginawang pagpalit ng lens ng SJ cam. Pinalitan natin ng pang GoPro. So kahapon hindi maayos yung focusing niya. Bali maliwanag yung malinaw yung malapit, malayo blurred na siya. Okay, para nakabuke. So kahapon nga inayos natin sa bahay. Nirefocus ulit natin yung lens. That's why ngayon malalaman natin kung okay na ba yung focus ng camera. O, pagdating sa office, i-re-recheck ulit natin yung video para malaman natin kung okay na. So yun nga, wala pa rin tayong katigil-tigil sa pagpapa-enhance ng ating camera. Kasi nga wala pa tayong pambili ng medyo mamahaling camera tulad ng GoPro. Pinapangarap natin yun, pero siyempre marami tayong prioritize. Pinapriority natin yung pang-family. Okay. So kaya ito, tiyaga-tiyaga muna sa medyo mumurahin. Although nasa top of the line naman is JCOM. Pero yung alam mo na yung video quality, yun niya yung mga features niya. Talagang nasa top of the line na si GoPro. Kung pagkakaloob ng Diyos, swertihin, bibili tayo ng GoPro para hindi na tayo pa-experiment ng kwalidad ng ating camera. Okay.